This video natin mga kapistol, bali bumalik ulit tayo dito. Yan. Ito sa ating ginawa ng gate. Bali ang ngayon ang ginagawa ko ay bali ito ay install ko na siya. Yung kayang wrench rod, magana na rin yan. Bali ano ko lang siya ng tornilyo, dalawa. Yan. Yan. Bali dalawang tornilyo lang ginamit ko dyan. Makapansin nyo, yung nasasulok na yun. Tsaka dito. Yan. Ito. Tapos yan ang ilaw niya. Ganda, di ba? Tapos, dito ko siya binutas, mga kapistol. Mali dito yung sabi ng ating may-ari. Yan, bali dito. Yan. Diyan ko sa binutas, itinagos ko sa doon sa kabila. Tapos dito siya. Dahil ito naman magkakaroon siya ng cabinet na aluminum cladding. Tapos, nagbutas na rin tayo ito, makikita nyo. Bali dito ko sa pinalabas. Dito ko siya kumuha. Bali dito ko kuha ngayon ng magiging supply niya. Papunta doon sa outlet ng wrench rod. Ano? Bali, pakikita ko sa inyo yung nasa likod. Lalabas tayo. Yan, nandito na tayo ngayon sa labas. Pakikita ko lang sa inyo. Bali doon tayo nagbutas, yan. Nilagyan ko na rin siya ng silicone para hindi tumagos ang tubig. Tapos kakapitan natin ito ng mga linya, itong mga nakalabas na to. Ito yung galing sa CR. Tapos ito yung galing sa lababo na pinutasan ko kanina. Ang kasya ng PVC dyan. Tapos pakikita ko sa inyo yung mga ikakabit natin sa loob. Nandito na rin tayo sa loob. Bali, ito yung tinuro ko sa inyo kaninang huli. Bali, ito. Dito tayo naglagay ng PVC para dito sa lababo na to. Tapos kakapit na natin to. Tapos ito. Lagyan natin to ng silicone yung ilalim niya. Para hindi tumagas yung tubig. Tapos kakapit na rin natin yung mga kanyang mga accessories. Ano? Ang bali yan muna natin atin. Tapos nakapagkabit na rin tayo ng handle. Yan, handle. Ito yung handle niya. Sliding. Tapos ang katawang ito ay yung flat lang. Yan. Ito yung kinabit natin. Kasi makakabit na rin silang cabinet. Yan, aluminum cladding ang ginamit. Yan. Kinabit nila ng aluminum cladding. Bali, hindi pa naman ito tapos. Meron pa silang ikakabit dito. Tapos ito yung kanyang, yan, mapakahaba, no? Yan, no? Ito ay may pinto siya, may mga katungan siya. Wala pang side siya na alamin ng cladding. Maganda yan. Yan, tapos ito yung pinaka drawer niya. Mano lang siya. Bali, iba na nag-install niyan. Saka ito. Nalagay ng mga plato, baso, sa ilalim na dinaan. Tapos ito yung kanilang bodega ngayon. Lawan natin. Medyo magulo pa ha. Pagpasensya nyo na yan. No? Yung mga malilinis kasing gamit yung hinugasan niya kay pinasok dito. Tapos ito na yung mga niyang mga nakakabit na dito. Mga inilagay na gamit yan. Mga grocery niya. Di pa nang totaling ayos yun dahil yan ay doon ipapatong sa cabinet pag natapos na yun. Kaya nandyan lang yan. Sara ulit natin. At patay natin yung ilaw. Yan, ito muna ang update natin dito sa ating pagbabalik dito. Dahil nagkakabit nga tayo ng mga dapat ikabit natin dito. Papansin nyo, matindi ang init talaga. Oh. Halos walang kakurap-kurap ang araw. Ang pinakamaganda dito, mga kapistol, yan. Yung ating ginawang gate, kung mapapansin nyo, napinturahan na siya. Yan, oh. Napakaganda ng tignan lalo ngayon na napinturahan, no, mga kapistol. Sa mga gustong magpagawa, mag-PM lang kayo sa akin at akin ko kayo sasagutin at para makapag-install tayo naman sa inyong gate na ganitong klase. No?
So, titingnan natin ngayon, bubuksan natin ngayon mga kapistol. Inayos ko lang yung camera. Meron kasi walang tagahawak tayo. Ayos, bubuksan natin kung gaano ka lambot sa isula. Yung ilalim nito ay may mga grasa, kaya malabot tayo lang yung isin tayo. Napakaganda ang pistola nga. Napaka lambot niyang itulak. Ayan. Huwag natin siya ng malapitan para lalo yung makita. Napakaganda ng kulay niya, ang kombinasyon ng kulay niya. Ayan. Ayan yung mga gulong niya. Ayan o. Napakalambot niya itulak. Hindi ganyan napakaluan, no? Oh, hindi. Ayan o. Hanggang dun, sagad siya. Tama-tama lang yung kanyang pagkakalagay. Palito yung gumugulong din sa kanya pag sumasandal siya, tsaka yung pinakadulo niya. Saramuhan natin. Yan. Yan sa bumabaling siya. Yan. Nakikita nyo. Ano? Napakaganda na mga kapistol. Kahit titigil mo sa gitna, yan. Dadaan lang motor, pili siya dito dumaan, na hindi siya matutumba. Ayan o. Kahit tugain mo siya, hindi siya matutumba. Ano? Kunting bukas, makakadaan na yung motor. Dahil may motor sila. Ayan o. Tapos ito yung kanyang lagay ng susian. Pinakabalunan niya. Tapos, naglagay din ako dito ng sarado. Pinakalock niya. Kahit makalimutan niya ang susi, lagyan ng balunan doon. Ah, hindi pa bubuksan to bag, hindi nakalimutan tong ibaba. Dahil ito ay hindi mahihila yan. Ano, mga kapiso, napakaganda ng ating pagkakagawa. Nakakatuwang tignan. Dahil perfect natin yung pagkakagawa natin ng gate na ganyan, na klase. Bihira lang kayo makakita ng ganyang gate. Dito lang sa channel ko. At mag-comment lang kayo kung gusto nyo magpagawa. Pag-uusapan natin ang mga materyales, ano mga kapistol. Magkabit na tayo na ang gripo mga kapistol. Ayan. Tapos pati ito, yan, ikabit na natin. Yan, kompleto na siya. At nagana na rin yung gripo niya. Nitap ko na. Tapos itong CR ay ikabit ko na rin yung mga bidi niya. Bidi, gripo, tsaka ito, gumagana na rin to. Bali yung linya din nasa, hindi ko na ipakita dahil yun ay nasa likod ng ano, bilad na bilad ako sa araw kanina doon sa likod nito. Pero pakikita ko na sa inyo konting oras. Okay na, magagamit na ni manager yan. Tapos ito yung linya natin, plato na yan. Dito natin, pumunta natin yung nilinyahan ko. Tapos yung dito sa kanyang aircon, ito yung aircon niya. Tapos dito ay bumaba yung 3/4 na PVC. Ang ginawa ko, nabutas na lang ako dito ng PVC hindi dose. At talagay na lang natin ito ng elbow para diretso sa tubig doon. Diretso sa lupa. Ayan. Mahina naman ang tubig na lalabas yun sa aircon pag ginagamit lang. Ano. At dito papunta natin yung ating nilinyan sa likod. Ngayon tayo nasa likod na. Dali tayo, ikita ko sa inyo yung mga nilinyan lang natin. Ito lang naman nilinyan ko. Ano, tingin mo matindi pang init. Tapos nagkabit tayo ng T-down. Saka dalawang elbow punta doon. At direkto na doon sa gripo. Yan, bali lang ating ikinabit. Andito nga tayo sa, punta tayo sa harap. Ayan ating service. Yan, ito yung nagiging harap niya na.
Napansin yung kulay ng gate. Tapos yung loob ng labas ng kabahayan niya. Bali, napakaganda ng tignan. Ayan. Napakaganda na, di ba? Garahe, dalawang sasakyan. Ito pipinturahan pa ito ng kapatid. Tapos ang gagawin natin sa isang araw bukas, ito. Bali, ito, dating gate nila. Ipalilipat yung cylindrical. Lalagay natin ito sa labas para yung bukas ng gate niya, ito. Sumasali kasi sa tiles. Palabas na, hindi na paloob. Ayan o. Ilipat natin dito yan bukas. Tapos kung ano pang ilalagay natin dyan. Ayan o, napakaganda ng tingnan o, kapistol. Ayan. Nandito muna ang video ito at maraming maraming salamat sa iyo. Like and share lang po tayo mga kapistol at magandang hapon sa inyo. Bye-bye.